Voilà, bon, Eddie, c'est à Athènes. Doon sa mga nangyari. Masakit. Masakit sa akin. Kasi nung napanood ko kasi yun, di ko alam kung paano lang pa. Anong gagawin ko kapag nalaman ng kuya ko? Kasi siyempre, ako in-expect, ako di ko na may nano, may pera siya o wala. Inaano ko sa kanya kasi, lukso po ng dugo eh. Ay po, ang basihan po dun eh. Saka po sa kanya kasi, nung nagkukwento pa lang dito na hindi talaga may anak siya, hindi ako naniniwala nung una. Pero nung si Apple na mismo nag-chat sa kapitbahay namin na hinahanap si Kuya Epo. Kasi may anak daw. Yung anak daw niya, may niyata na sustento. Sabi ko, kasi nag-ano ko eh, yung utak ko eh. Sabi ko, bakit may plano siya na gano'n na biglang babawin niya ilang taon bago niya na ano. Sabi natin, kakakilala niya lang yung ano kung at kung naging karelasyon niya. Bakit si Kuya Anan ang tinuro niyang tatay? Hindi yung lalaki na yun. Magandang gabi po. Tatama.
Tayo, okay lang kayo. Ayan, kakatapos lang nilang kumain. Kasama si Tita Thelma. So, yun nga. Wala pong idea si tatay, ano? Ako na po maganda. Okay. Tay. Naalala niyo po yung ano, yung binisita po kayo nung anak niyo? Oo. Oh. Galing po siya noon kay Nanay Apple. Ngayon po meron po siyang nabanggit na kailangan niyo pong malaman. And then, naman. Kasi nga po, buhat po nung nasabi niya yun, eh medyo nagulo po yung mundo ko. Hindi lang po yung mundo ko, kundi yung lalo na yung panganay natin. So, nabanggit po ni Nanay Apple na yung tubig kay ano. Kawa ka muna ng tubig. Ang sabi niya, Tita Thelma, ipapasyal natin si tatay. Pero kailangan niyo ko kasing malaman na ngayon. No? Para bukas, hindi na lang ko kayo mabigla. Kaya na kayo magsabi, Tita Thelma. Paliiyan na niyo po. Para hindi ko ano eh. Masabi kayo na po muna. May explain sa kanya. Ha? Ha? May sinabi. Pumunta kasi si Dave kay mama niya bago pumunta sa atin. May sinabi daw si Apple kay Dave na nagpagulo sa isip niya. Minsan, nakatitig lang ako sa ano, tayo. Na nagpagulo sa ano niya. Isip niya. Sabi mo na po ba? Kaya na po. Sabi raw na kasi si Apple ngayon may bagong kinakasama. Pinakilala niya kay Dave na ayun daw yung tunay na tatay ni Dave. Hindi mo? Hindi. Hindi raw ikaw ang tunay na tatay ni Dave. Yung dun, kilala mo yung lalaki na nag, kung may nakikilala kang lalaki na bago ikaw na may naging karelasyon siya, kilala mo? Hindi yan. Pero kilala mo sa mukha? Hindi, malay. Wala siya naging karelasyon. Ikaw lang? Oo. Ikaw lang talaga naging ano niya? Oo. Eh bakit na siya sabi ni Apple na hindi daw ikaw ang tatay, hindi yung ano, yung lalaki. Hindi. Pinakilala po kay Kuya. Pinakilala kay Dave. Nang ano? Na yun daw yung tatay niya. Hindi daw ikaw. Hindi pa. Doon. Ikaw daw, hindi raw ikaw ang tatay. Oo. Sino ba ikaw ang tatay? Yung lalaki o ikaw? Ako. Ano? Sigurado ka? Oo. Doon. Kung ano yung nakapuso picture na ni lalaki. Nakita ko na po yun sa mukha. Kasi na, ano na alam yung birthday po ni Dave noong 15. Noong 15 po siya dito kami na pag may kausap siya, tinitignan ko sino. Parang yun na nakikita ko yung lalaki na yun na contraction. Na gusto pa nga niya papuntahin dito. Hindi, wala pa. Ayun na gusto niya papuntahin. Wala pa. Nung ano? Kaya sabi ko, hindi posible yung yun ang tatay ni Dave. Oh, sa akin po ha. Kasi kaano niya lang eh. Kaya nag-uusap na sila eh. Sa ano pa lang eh. Kayo, Tita Thelma.
doon sa mga nangyari? Masakit. Masakit sa akin. Kasi nung napanood ko kasi yun, hindi ko alam kung paano na paano. Anong gagawin ko kapag nalaman ng kuya ko? Kasi siyempre, ako na-expect, ako hindi ko na may nano, may pera siya o wala. Inaano ko sa kanya kasi, lukso po ng dugo eh. Ay po, ang basihan po dun eh. Saka po sa kanya kasi, nung nagkukwento pa lang dito na hindi talaga may anak siya, hindi ako naniniwala nung una. Pero nung si Apple na mismo nag-chat sa kapitbahay namin na hinahanap si Kuya Epo kasi may anak daw. Doon ako naniwala. Sabi niya sa akin, kapitbahay ko, ano ganito, may naghahanap kay Alan. Yung anak daw niya, may niyata na sustento. Sabi ko, sabi ko, hindi makapagtrabaho si Kuya Alan kung mangingisa ng sustento. Kaya paano sasabihin niya ngayon na babawin niya, hindi anak ni Kuya Alan, si Ipo, ay si ano, si Dave. Paano niya maano? Bakit? Anong ano niya? Kasi nag-ano ko eh, yung utak ko eh. Sabi ko, bakit may plano siya na gano'n na biglang babawin niya ilang taon bago niya na ano? Sabi natin, kakakilala niya lang yung ano kung at kung naging karelasyon niya. Bakit si Kuya Alan ang tinuro niyang tatay? Hindi yung lalaki na yun. Ay, nung nag-ano ko, anong plano niya? Gusto niya lang maperahan si ano, naiingit ba siya kay Kuya Alan? Kasi si Kuya Alan, nabibigyan niya po ng ano, ng tulong. Bago gusto rin kasi nung lalaki, mabigyan din siya ng yung para kay Kuya Alan, mapunta doon sa lalaki. Kasi nagdadalawang isa mo, kaya ako, nag-ano ko na, walang problema, kahit pa din i-test natin. Kasi hindi kami natatakot eh. Hindi naman kami ng angkin na anak ni Kuya Alan niya. Mismo siya ang nagsabi na anak daw. Eh saka si Kuya Alan nagsasabi sa may anak daw siya, malaki na lang. Binabanggit niya po yung ano, ewan ko ano binabanggit. Basta may ginahari niya binabanggit siya pangalan. Saka naalala ko po yung nag-14 po si Dib, nasa swimming pool tayo. Nasa kwarto po kami nag-uusap eh. Inalam ko yung istorya nila. Sabi ko, sigurado ka ba na si Kuya Alan yung tatay? Sabi niya, sigurado ko. Sabi ko, asaka alam ni Kuya ni ng kapatid mo na siya ang tatay. Baka kaya ka doon ako eh, nagdadala, nag-ano ko eh, maano yung utak ko eh. Sabi ko, buti ka, naalala ko yung mga sinasabi ni Apple na etong araw talaga ang tatay. Ayun daw talaga yung tatay. Tapos pinakita pangalaw niya kay Kuya Alan si Dave nung baby pa na, o di ba? Kamukamo. Ayan naman ano, doon. Doon. Ano niya sasabihin na hindi niya tatay si ano, si Kuya Alan. Pero nakita niya na o yung picture nung ano, nung nakapost na yun. Kasi naano po siya eh. Na-chat ko po siya nung araw na yun na kinabukasan. Sabi ko, alam ko nagpapa-adpray kasi sa isang account nung nangyari sa kanila, binalak ako ni Apple. Pero nung ibet hindi ako, ano, kasi sinita ko siya. Tapos nung inano ko yung lady Maldita, in-adpray ko siya. Sabi ko, wala nang ano. Sino po si Lady Maldita? Siya po, na mama niya, si Apple po. Paiba-iba po account nun. Inabanggit niyo po si Tita Yvette. Ano po yung masasabi niya sa ano? Eh, sabi ko nga po sa kaya, ano ba nangyari? Kasi chinat niya ako, sabi niya, te, napanood mo ba yung vlog ni te? Sabi ko, hindi ko napanood kasi hindi ko naman alam. Sabi niya, ipasa mo nga sa akin kung ano yung nangyari. Sabi ko, sinalaman ko marami nagchat-chat na tungkol nga doon sa akin. Sabi ko, wala akong alam kasi si Deb talaga marunong magtago ng nararamdaman niya. Hindi mo talaga maano sa kanya na may kinikim-kim siya. Mag-ano siya, nakangiti siya, kung anong dumadating siya, naka-ano siya. Kaya wala siya may tatago. Tapos sabi ko, ano ba nangyari? Sabi ko, pag-usapan niya. Sabi yan. Marami po siya, in-shot ko po yun kay Kuya Anthony na sabi nga raw po, biro lang po sinasabi daw sa kanya na sisikmurahan niya. Sabi ko, hindi magandang biro yung sa bata, lalo na may impact pa. Sabi ko, kung hindi pinatawad ni Dave yan, bakit kailangan pumunta pa yung bata doon? Sabi ko sa kanya. Tapos nung sinabi ako na siya na hindi magandang biro niya, hindi na niya ako ni-reply yan, pero hindi niya ako binalak. Kasi sinasabi po niya
na vlogger daw po kami, nagawa-gawa lang daw po yung sinabi ni Kuya. Kahit naman saan po mag-ami. Ako di ko po sa kinakampi ako kasi kinakampi ako kayo kasi nakakatulong kayo. Kasi kung ano inaano ko po dyan kung ano ni tama eh. Kasi sila, ganun na. Tapos ginagawa pa nila yung ganun ugali. Sabi ko nga, kasi chinat ko si Apple, sabi ko, Apple, Paul, ano ba nangyari? Sabi ko, Apple, sabi niya, te. Sabi niya, ano ba nangyari? Ano sinasabi mo kay Dave na hindi papa ni Dave si Kuya Alan? Ano? Gumanyan siya, parang nagulat siya. Parang inaano niya na wala siya sinasabi kay Dave. Sabi ko, yung bata hindi marunong magsalita, pwede pa magulang. Kasi gagawa ka ng way eh. Para mo siguro inaano mo, para magkasira-sira lahat. Para wala mag-ano. Sabi ko, kung pera lang naman kasi ang inaano nila. Pag kailangan nila, pinupunta rin nila yung pera ng bata. Bakit? Ayun ang inaano ko eh. At tita niya nasa ano, Baseco. Siya nasa Divisoria. Posible hindi niya nalaman na pinalaya si Dave ng stepfather. Siyempre pupuntahan niya yung kung nasaan yun. Yung pusangan pag nawala yung anak eh. Inahanap yung pakaya na ano. Siyempre ano niya ako, ito yung anak mo, hanapin natin. Hindi niya natulungan, isang sakayan lang po. Tapos ngayon pagdating sa pera, hanapan nila yung bata. Anong karapatan nila? Wala silang karapatan. Kahit sino sa amin, walang karapatan. Kasi mula ako, mula nung maliit, wala talaga akong ambag dyan. Sinasabi ko po yung totoo, wala akong ambag dyan. Kasi ngayon ko lang naman po siya nakilala. At ngayon ko siya nakilala at maliit, nilalagaan ko yan. Wala pa rin akong ambag dyan kasi hirap ng bata. Nagsarili sikap para makapakain niya yung sarili niya. Mabili niya yung mga gusto niyang makabili siya ng dami. Siya, tsahin. Nanay pa ng mama niya yung kapatid. Tapos ganun din nila mapunta yung si Dave nung naghihirap. Ngayon, umaangat-angat na padulubugin na naman nila. Kung hindi ako ano sa kanila, kung gusto nila umano ng pera, kumilos sila. Hindi yung pera nung bata yung inaano nila. Tay. Ano pong masasabi niyo doon? Tapos sa ano? Ano pong pakiramdam niyo ngayon? Ano pang ramdam mo, nalaman mo na hindi mo raw anak si Kuya Dave? Hindi yan. 100% anak mo si Dave. Bukas, Tay, punta tayo sa ano? Sa Angeles. Papa DNA po tayo, no? Oh, yan. Pero sabi nga po ng panganay natin, malaman man, tanong po ni Tito Poren niya, malaman man na hindi po kayo yung papa niya, hindi po kayo kakalimutan. Tama ba na? Mag-ano na naman yung utak na, buwabalik na naman yung alaala na yung nakalaan niya, na gusto-gusto niya na makita yung tulay niyang ama. Tapos nakita niya, hindi pala. Sana wag naman. Yun nga din po yung ano ko. Ako kasi, kung sakaling man ganun ang kinalabasan, andito pa rin ako, Dave, para maging tita mo. Kasi, mahal ka lang sa amin eh. Ilang ano ko. Hindi po siya madaling ano, hindi po siya mahirap mahalin. Hindi po talaga. Napaka-sweet na mapagmahal. Kasi ako kahit sabi na, lumabas mo lang tatanggapin ko kung ano mang result. Kasi di pa rin maano sa akin yung pagmamahal ko kay Dave. Kung ano yung una, support ko sa akin niya, ganun pa rin, di magbabago. Pero pagpapray natin, Tay. Pagpapray po natin, no? Yun lang, para bukas, ganun din po eh. Kailangan niya naman din pong malaman na ngayon. Ang hirap lang mo kasi, itong mga dumarating na araw, makita ko itong panganay natin, tulala. Ayun nga po, inaano ko po eh, iniisip ko po eh. Makita mo siya tulala, iniisip lalo pag nag-iisa. Tinanong ko nga ako siya, sabi ko, na ano yung nangyari? Ano mo? Minsan daw pagka natutulala siya, umari sa school, kakausapin na lang daw yung mga classmate. Kaibigan pa rin dito po siya parang nag-iisip. Baka ma-depress po eh. Ma-stress. Pero ano naman, tita, Tay,
Alam ko namang kayang-kaya na pong i-handle ni Kuya yung ganyan. Kahit pa paano, pinatatag na siya ng ating Diyos. Doon ka, Tito, dyan, no? Ayun nga, bukas, sabi ko nga, nang ano na, pupunta kami. Baka may tanong ka kay Tita Telma. Mukhang napag-usapan nyo naman na siguro, pag-pray na lang po natin na maging maayos yung DNA test. At kung anong kalabasan, at least mas malinaw na lang. Kasi galing sa nanay, syempre credible lang ang nanay pag nagsalita ang nanay. Kumbaga, ayun na lang. Medyo maggulo man yung naidulot ni Nanay Apple sa kabuuan ng kwento. Eh, saan ba papunta to kundi sa papalinaw at papaayos? Tsaka ako kay Nanay Apple, Tita Ibet. Siyempre ayaw ko matapos ng taon na ganyan magulo. Gusto ko mag-okay lahat. Nangyari na yun eh, pero kailangan tayong ano, mag-bubod. Tsaka matuto sa nangyari. Ang eksil lang ng buhay, hindi natin kailangang sayangin yung ano, lalo na bata pa nito. Natutunan yung, sabi nga niya doon sa live, sabi nga po ni tatay, mahalin na hindi marunong magmahal para magmahal pabalik. Maganda na makapagpahinga na rin sila tatay Ram para red, medyo... Bukas na na. Ready na. Paano? Katek Ram, bukas na lang po. Bukas na lang po Katek Ram at pag-pray po natin na kung ano po yung katotohanan na siyang lumabas. So yun po. Tita Telma na tatay Alan, ha? Pag-pray lang po natin na para sa kapakanan syempre ni Kuya Dave. Lahat ng to ay sa kapakanan ni Kuya Dave. Lahat itong ginagawa natin ito para pumaya pa yung kalooban ng ating panganay. Ano po? So, salamat po sa kooperasyon, Tatay Alan, Tita Telma. At di po kami napahiya na anyayahan po kayo dito. Pabor po sa amin yun, lalo sa akin, kung ano ba talaga ang totoo. Kasi mas maganda na rin yung ganun eh. Na ano kasi noong pa naman, di ba po, na okay po kat magpa-dinaste sila. Wala naman po problema kasi wala naman po kami tinatago. Ba't naman po kami matatako? Kung ano po ka nalabas, ganun po talaga. Sana all, Tita Telma. Okay. Tatay Ram, check ko lang yung video. Tita, ha? Oo, sige po. Sabihin mo na, bukas na lang. So guys, update na lang po namin kayo bukas pa. See you tomorrow.